Hello po again mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. Kung bago ka sa channel ko, please huwag mo pong kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakipindot na rin po ng bell icon sa ilalim po ng inyong mga screen para updated po kayo kung may mga bago po kong upload na mga bagong video. For today's episode, magluluto po tayo ng isang napakasimple pero masarap na recipe. Ito po'y tinatawag na tortang dulong o tinatawag nilang fish omelette. So ito po'y maliliit na isda na tinatawag nilang silverfish. Napakadali lang pong lutuin at napakadali lang po hanapin yung mga ingredients. So without further ado mga katropa, umpisa na po natin. Pasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, magluluto po tayo ng fried and crispy dulong. And here's our ingredients. This is 250 grams na dulong. Ito po yung maliliit na isda. Kahit saan naman po, mabibili po natin kahit po saan palengke ay available naman po ang ganitong klaseng ingredients. Gagamitin tayo ng 3 whole eggs. This is 1/4 cup na cornstarch, 1/4 cup na all-purpose flour. So yung sukat ng ginamit ko po dito is serve as a binder. Yan po yung mag-combine at yung magbubuo ng ating dulong para hindi po siya mabasag. Huwag nyo po masyadong damihan yung inyong flour and cornstarch ingredients para po maging malasa po ang inyong dulong. At kung gusto nyo po na dumami, pwede po kayong magdagdag dyan para maging extender po ang labas nyan. Of course, it will compromise the taste of your food. So, gagamitin tayo ng 1/2 teaspoon na sugar. This is substitute ko sa MSG. Gagamitin tayo ng 1 teaspoon na salt. 1/2 teaspoon na black ground pepper, 1 medium size na white onion, minced. Gagamitin tayo ng minced garlic at gagamitin po tayo ng 1/2 teaspoon na chili pepper flakes. This is an optional ingredients kasi gusto ko medyo magkaroon po ng konting spicy yung ating lulutuin dulong. Gagamitin po tayo ng oil para sa pamprito. So first, kagating itlog. And then, whisk lang po natin. Gumamit tayo ng flour. Gagamit po tayo ng cornstarch kasi cornstarch will help para maging crispy yung ating dulong. So, ilagay natin yung ating pagsamahin na natin. And then, lagyan na natin yung ating mga dried ingredients. Black brown pepper, sugar, salt. And then, ilagay na po natin yung ating chili pepper flakes for spicy flavor. Ayan is optional ingredients, so kaya nyo po na medyo maanghang. Then, ilagay na natin yung ating chopped onion and bawang. At ilagay na natin yung ating dulong. Kung wala kayong non-stick na pan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ordinaryong cooking pan para maging non-stick. Mamaya ituturo ko po sa inyo yan kung paano nyo pong gagawin. I think mainit na po yung ating mantika, so maglagay tayo ng kaunti. So
It's up to you kung gaano po kalalaki, kalalapat ang gusto nyo. Medyo mas malawak, mas malaki yung inyong pan, pwede nyo pong gawing ano, magdalawang batch kayo. At nasa sa inyo din niya po kung ano gusto nyo, medyo golden brown siya. Ako mas gusto ko medyo tostado. So and then, flip natin. Mas paganda dito, crispy. Pero ma-moist pa po yung loob, hindi po siya dry. Yan pong kagandahan ng magandang pagkakapat. See? Kung gusto niya medyo maliit ng konti, pwede naman. Medyo nipisa natin kasi medyo makapal yung una natin gawa. So pwede kayo maglagay na ng dalawang batch. Medyo liitan na natin. Yan. Para mabilis. So check natin yung isa. So yung pangalawang gawa natin, medyo manipis na siya ng konti, unlike po dito sa isa na medyo makapal. So it depends po sa inyo yan, mga katropa, kung gaano po kakapal, gaano kalapad, ang prepare nyo na gusto yung laki ng inyong dulong. So pag hindi pa siya masyadong golden brown, you can flip it up again para maging makuha nyo yung desired nyo na color. Kung gusto nyo talaga na golden brown ang inyong niluluto. So I think okay na, golden brown. So from time to time, yung inyong mantika is re-reduce na po yan habang nagpipito kayo. So sabihin nyo po na kung di na lang yung inyong mantika, ay pwede po kayo magdagdag. So as I said before na tuturuan ko kayo mamaya o i-share ko sa inyo kung paano nyo pong gawing non-stick ang isang ordinary frying pan. Para kahit ano pong i-fried nyo, mag-fried kayo ng itlog, mag-fried kayo ng kahit anong klaseng luto ay hindi po maninikit. Dahil na po pag nag-fried po kayo ng isda, pag hindi properly drain at toad yung inyong isda ay may tendency po na mag-stick sa ilalim o sa bottom ng inyong frying pan. So I think yung remaining natin na batch is already done. So i-drain na lang natin to para matanggal yung excess na mantika. So I think okay na po to para sa akin. So i-drain na po natin. So i-drain natin and papalitan natin yung ating frying pan ng isang ordinary non-stick pan. Para ipakita ko po sa inyo, i-demonstrate ko po sa inyo na pwede po kayo makaprito ng ganito kaganda kahit hindi po non-stick ang inyong frying pan. So ito ay itabi na natin. So ito po yung isang ordinary pan, hindi po siya non-stick. So, sishare ko po sa inyo kung paano nyo po gawin itong non-stick. Ito po applicable pag nagluto po kayo ng itlog o kahit anong gusto nyo iprito. So first, buksan nyo lang po yung kalan. Hintayin nyo po na uminit po yung temperature ng inyong frying pan. And then, maglagay kayo ng enough volume ng mantika. Basahin nyo po yan. And then, hintayin nyo po na mag-raise ang temperature. Na talagang mainit na mainit yung mantika. And then, pag mainit na po siya, patayin natin. And then, palamigin. So, pag lumamig na po yung inyong kalan, i-try po natin kung effective po yung aking pag-share sa inyo ng isang technique. Okay? Ito lang po yung gagamitin nyo. Simple stick. Ayan po, nagbabubbles na po. Nakikita nyo. So, ibig sabihin, ma-raise na po yung temperature niya. Mainit na po. Ang gagawin natin, patayin natin. Tanggalin natin itong mantika. Kung natanggal na yung mantika, hayaan natin na lumamig. So, let it cool hanggang sa lumamig and then mag-start na po tayo kung ano kung gusto nyo lutuin dahil sigurado po ako non-stick na po siya. So test natin mamaya. 5 minutes later. So after 5 minutes, medyo cool na po siya. Nag-cool down na po yung ating frying pan. So i-try natin na mag-prito dito kung talagang effective yung ating yung chiner ko sa inyo na pamamaraan para maging non-stick
yung ating ordinary na frying pan. So, initin po natin ulit. Lagyan ng apuyan po natin. And then, lagyan ulit natin ng mantika. Okay? So, transfer natin dito yung mantika natin kanina na ginamit. So, hintayin natin na mag-raise yung temperature. So, medyo mainit na. Kapag tayo magdalawang batch dito. So nakita niyo mga katropa, medyo sumasayaw na po siya. Ibig sabihin hindi po siya dumikit, nagiging non-stick na po yung ating ordinary na frying pan. So ganoon na po yung gagawin niyo mga katropa. At sigurado po hindi po didikit yung inyong piniprito. Ito po applicable pag prito po kayo ng isda or mag-fried po kayo ng fried egg. Yan po isang technique para hindi po dumikit ang inyong niluluto o inyong piniprito. So, okay na yan. Ito na. Gaya na natin. Mga katropa, ito na po yung ating fried